diba, marami yung crack dito na paggawa na ni Mr. So, wala nang crack, guys. Bago na siya. Andito ako sa mama ko kay Mr. Guys dito sa work niya, sa bago na naman niyang work, mga siguro 2 days niya dito kahapon. And then yan, na flat tire siya, guys. So sumama ako dito sa mayroong mayroong nag-aayos ang flat tire niya. So yan, guys, pakita ko sa inyo yung nag-aayos sila doon, flat tire yung ano niya, yung excavator, hindi pala yan excavator, yung anong tawag niyan, hindi ko alam anong tawag niyan. Yan, guys, pakita ko. Yan siya, guys. Yan yung kabilang tire na ano siya, na flat tire. Yan, nandito lang ako sa iyo, guys, kasi medyo malamig sa labas. Pero sama ako ni Mr. dito para hindi ako maboring. Pero mas lalo akong maboring pag nandito, kasi kinakatingin lang ako sa kanya. Hindi naman ako pwedeng tumulong dyan sa kanya, kasi ano, mga putik ba mag-drive nyan. So yan, guys. Eh, nandito lang ako. Siguro mag-edit-edit lang ako ng video ko. Pinagat ako sa lamok ko gabi, ay. Kasi relax din ako ngayon, guys, kasi malapit na yung operation. Malapit na kasi yung operation ko. Mga 2 weeks na lang mag-start na ng opera sa akin, guys. So kailangan ko relax din, kasi sa IBF namin hanggang sa may nakita sa akin. So yun, guys. Siguro, guys, may upload ko na yung first step namin ng pag-IBF namin, yung mga blood test ko, pap smear ko, wala din. Na-shock kami kasi yung pag-ultrasound na sa chin ko dito sa lugar namin, walang nakikita na ano, na mga ano, kung may diferensya yung matres or ovary or etc. pa yan dyan, walang nakikita. So nung ni-refer na kami, guys, doon sa tanggalin ko nga muna itong jacket. So yan, guys, yung ni-refer na kami doon sa specialist ng IBF, guys, yung chine-check muna ako, yung parang pininger, tapos sabi niya parang may nakakapa siya na something. And then yung pag ultrasound niya sa akin, guys, mayroong mga cyst na nakabara papunta sa matris ko, kaya hindi ako nabubuntis. So kailangan din yun i-opera sa akin, guys, tanggalin yung mga nakabara-bara. Tapos yung pag-check yun sa ovary left ko, guys, yun, may mga naka-block din doon. Tapos yun, kailangan din ako operahan sa ovary ko, guys, tanggalin yung ovary ko. And then sa right ko, wala pa daw siyang nakikita. So hindi pa sure. Aywan ko, guys, kung magkaroon pa kami ng anak, sad to say, or hindi na. Hindi ko alam. Basta kung okay pa daw yung right ko, pwede pa daw ako magkaanak. So let's see na lang sa pag-opera nila sa akin kung anong susunod na step, kasi kailangan na ko ipatanggal, baka yan din daw ang
magka-sintom na magka-cancer, ganun. Kaya pala, try kami ng try ni Mr. Guys na magka-anak. I-try kami ng try. Hindi ako nag-pills. Wala, wala guys. So, yun pala ako ang may problema. Akala ko si Mr. Kasi, before ako pumunta dito sa Australia guys, yung pag-vacation namin ni Mr. Nagpa-check din ako sa Pinas kung magkaroon pa ba ako ng anak. Tapos sabi naman ng doktor, oo daw, mayroon naman daw. Tapos, yun nga. Pumunta dito, pag-ultrasound sa akin sa labas ng tiyan, ang finding doon, may something black daw na nakikita sila na maliit. Tapos yung yung doktor nag-request na naman na ipa-ultrasound ako yung sa loob, yung sa, alam mo yung sa vagina yung ipapasok para makita daw kung ano sa loob. So yun, inano ako doon guys, in-ultrasound ako. Pagka-ultrasound doon, ang finding doon, wala daw nakikita. Tapos yung ano, yung so yung wala na silang nakikita, kaya ang ginawa, ni-refer na kami doon sa specialist ng IVF doctor. So pag-refer doon, una pa lang pag-finger pa lang ng doktor sa akin, yun nga may nakakapa siya na something. Tapos so hindi pa rin sa satisfied yung pagkakapa. So talagang inaano ako, yung in-ultrasound na ako doon sa loob. Tapos pagka-ultrasound sa akin sa loob, yun na yun siya guys. Yun ang mga ano, may mga nakabara na kaya pala hindi daw mabuntis kasi yung sperm cell ng Mr. parang ilalabas daw siya, ipupush daw siya pabalik daw guys na malabas, na hindi makapunta sa ano, parang ganun. And then yung ovary ko may problema, so yun kaya operahan ako dito guys. Tapos yun, akala ko maiyak na talaga ako nun kasi akala ko wala talagang problema kasi nagpa-check talaga, na nagpa-ultrasound talaga ako. Tapos yun pala, yun ang problema, kaya hindi kami nagkaroon ng baby. So yun guys, pasensya na guys ha, para talaga akong inaantok pa kasi ang aga may gumising. Ay, ewan ko ba, parang nasanay ako na parang maaga gumising na. Kasi ang ingay kasi ni Mr. Pag magising na siya, maingay siya. Kaya na, pati ako napiktuhan. Kasi maaga siya gumigising guys. Uy. Yan muna guys, ang aking kwento. Ang aking vlog. Pinto ng buhay ko. So abangan nyo na lang guys ang aking palang operation date ngayong February 18 na guys. Okay naman ako sa labas, sa loob lang ng chin ko yun na ang may problema. So let's see guys kung anong mangyayari, kasi ang sabi ano daw, patulugin daw ako, aywan ko. So hindi ko alam kung pwede mag video doon o hindi, siguro hindi kasi dahil ngayon sa mangyayari sa mundo ba, tsaka si Mr. hindi naman daw pwede makapasok niya. Tapos ako guys, patutulogin ako. So yan guys, patutulogin ako para hindi ako makaramdam daw ng sakit. So yun guys, yan muna ang ating vlog guys. Bye.